today is first day na hospital duty namin. PM shift ako, pero maaga ako nagising. Mga 7 AM pa lang ngayon. But ang kailangan kong gawin ay magligpit. Ayan. Kasi nag-practice ako kagabi and napagod na ako, so hindi na ako nakapagligpit. And kailangan ko ulit mag-aral, guys. Nililigpit ko rin yung mga gamit ko. Hindi ko pa nililigpit yung bag ko. Sorry sa mga parcels, pero ayan. Magta-transition muna ako para mas mabilis. So, yan guys. Kahit pa paano naman, naayos ko. Pero sobrang busy lang talaga. So, kakatapos ko lang maligo. Ngayon, nagko-coffee lang ako. Then, pumasok lang ako saglit dito sa meeting namin. Dito sa AM class namin. And magagayak na ako kasi 12 yung schedule namin. 12 PM. Guys, nasira siya. Nawawala pa yung isang spare ko neto. So, magmamadali na ako, guys. 10:17 na. Lord, huwag po muna mag-traffic ngayon. Diyos ko, Panginoon, saan? Hanggang saan to, malaria? Late. Kailangan ko lang talaga ng hair na tapos pwede na ako magdiretso sa hospital. Thank you, Abby. I love you. Nadala na ako ni Abby ng ribbon so hindi ko na kailangang dumaan sa SM. Hi guys, 11:36 na. And nandito na ako sa hospital. But mag-aayos muna ako ng hair ko. Para pagkapasok ko, pasok ko na lang yung ribbon, yung hairnet na ipapahiram ni Abby. Kalma lang, ano ka ba? Nanginig ako. Lord, ingatan niyo po kami today. Salamat po, hindi ako na late. 11:38. Teka lang, saglit lang to. Promise. Okay lang yan. Mas importante ang protocol kasa sa rebound ko. Feeling ko, ready na ako. Okay, kompleto lahat ng gamit ko. Wala akong naiwan. Aalis na ako ng sasakyan, guys. And, siguro sa cafeteria na lang ako bibili ng pagkain. Thank you, Lord. Hindi ako na late. 11:40. Bye-bye. Balance. So, kakatapos lang guys ng first day ng hospital duty namin. And ngayon pa uwi na ako. Kumain lang kami ng pugo, tsaka nag-yowel kami yung buhok ko. Medyo nag-fly away pero planchain ko na lang later. Uuwi na muna ako guys kasi medyo pagod na rin ako. And it's currently 8:11 PM. Bye! Ang saya lang today kasi nakapag-witness na ako ng CS. Nag-observe lang kami, hindi pa talaga kami nakapag-scrub in. Pero nakapag-observe na kami ng CS, pag-remove ng lymphoma. So ngayon guys, uuwi na muna ako kasi ano oras na rin. And gusto ko na rin magpahinga. May gagawin pa akong part sa case study namin. So ayan.
Kelly. Kalahati for Kelly. Ganyan. Love you. Uy, mami, mamaya. I love you, Coco. Pero pag ito yung... Ay, iwan. Tapos ayan, ano siya, piyan. Ito nga. Square siya. Square yung dulo. Pag ano, dulo ito nga. Tapos din. Kapitan mo pa. Tingnan mo yung ano, yung vial. Normal itong vial. Para siyang cooking oil. Okay, hindi ganito yung tsura ng vial. Eh. Tama yung vial niyo. Oh, tapos yung bato. Kumbaga, itong vial niya, nagiging bato na rin. Kaya ganito na siya ka-lapot. Hi guys! Hindi na ako gaano nakapag-vlog, so hindi na gaanong sanay, but gusto ko lang i-share yung naging experience ko sa first hospital duty para mabuo rin talaga yung vlog natin, para tuloy-tuloy yung kwento. So, yun talaga yung mga clips nun, guys, sa first week ng hospital duty namin and sa OR kami na-assign. So, last year pa yun. Ngayon ko lang siya ma-upload. Hindi ko na totally tanda yung nangyari on a daily basis, pero siguro yung timeline or highlight na until now, natatandaan ko or na-retain sa aking memory. So, yun na lang i-share ko. Basta first day namin, observation pa lang talaga. Nag-aral kami ng instruments. Tapos may mga pinapasagutan sa amin. Ganun lang yung nangyari ng first day. Tapos next, nakapag-scrub in na ako pero minor surgery. Pagtanggal ng back mask yun. So, more on punas-punas lang ko ng dugo. Ganyan, abot kay doc ng gamit. Pero meron ano ako dun. Hindi naman totally pinagalitan kasi mahinahan yung doctor. Pero kasi hindi ko matanggal yung pang tahi niya. So, siya na nagtanggal. Pero yun nga, nakapag-scrub in ako sa minor surgery and masaya na ako doon that day. I mean, kahit pa paano may scrub in na ako. Naging circulating pala ako sa CS naman. Ayun. Hindi ko na, wala na kasi dito yung PRC form. Ay, nandito yung PRC ko. Nasasakyan. Pero yun, may circulating ako sa CS. Pero lahat ng mga ginagawa namin, talagang bantay kami ng mga RN. Mabubuo pa rin yung lakas ng loob mo kasi alam mong may nakabantay sa'yo. So, next naman na nangyari na natatandaan ko, nag-labor watch ako. Kami yung nag-vital signs. Dalawa, may partner ako si Abby. Tapos nagsusulat kami dun sa form. Yun na, manganganak na siya. Pero CS. Hindi ako napiling mag-scrub in. So, feeling ko, kahit pa paano, deserve ko naman ang case dun sa patient kasi binantayan ko siya. So, ako yung nag-cord care dun sa baby niya. Tapos, ang swerte ko pa kasi ang bait nung pidya na natapat sa akin. Talagang pina-perform niya ako. Ako yung nag-injection ng vitamin K, nag-measure dun sa newborn, cord care. Before siya maipagawa sa akin, may mga tanong muna siya. So, nasagot ko naman kaya nagawa ko. Siyempre, nawakag yung baby, ganyan. Pat-pat kami, ganyan. Tapos, nadampi kay Doc yung kamay ko. Sabi niya, halang lamig ng kamay ng batang to. Sabi niyang ganun. Talagang kinakabahan ako. Before pa dumating yung baby, like nagsi-CS pa lang sila, tanong na ako ng tanong dun sa Nico na nurse. Ayun, ang bait din nila. Kaya nagpa-picture ako sa kanila. Hindi lang ako nakapagpa-picture kay Doc. Kasi nung paalis na kami, kung kailan ko dala yung Polaroid ko, naka-out na siya. Pero until na, tanda ko yung names nila. Nandito sila sa notes ko. And after nun, pinupuntahan ko yung baby sa Nico. Shit lang. Yung Nico yung madalas kong puntahan dun sa hospital na yun. Kasi nga OR kami, diba? So, connect-connect lang yun. Lagi ako mapasok sa Nico. Lagi ko nakikita yung mga babies. I think para dun ako. Channeling my inner Alex Karev. If nanonood kayo ng Grey's Anatomy. Then after nun, after kong mag
Hindi ko na maalala, pero kasi ito talaga yung pinakatumatak sa akin. Next day ata nun, labor watch pa rin ako. So, wala naman akong complaints kasi masaya naman mag-labor watch. Pero bilang student nurse, masaya ka kapag, alam mo yun, wish ka na may mga anak, ganun. Ang ginawa namin doon, vital signs pa rin, BP, ganyan. Ang bait nung nurse na naka-assign that day kasi pinapagawa niya rin talaga kami. Ako yung nag-skin test doon sa buntis. Syempre medyo kabado ako kasi nagli-labor na siya. Talagang masakit kitang kita mo sa mukha niya na sobrang nasasaktan na siya tapos tutusukan mo pa. So, minake sure ko na mabilis lang tapos maliit lang. Masarap sa feeling yun kapag may nagagawa. Tapos nagawa mo naman ng tama. Ako pala yung nag-prepare nung pang skin test. Tapos ako rin yung nag-skin test. And ito yung pinakamasayang part sa akin. Kasi ako yung nagbabantay sa labor watch. Tapos mamaya-maya, NSD siya, normal delivery, and kailangan namin yun sa PRC namin. First time kasi, so medyo matagal, and tinuturuan pang umere, ganyan. Paano nga ba yung tono nun? One? Kalimutan ko! Basta may chance sila, tapos dulo yung push. After namin ma-witness nun, like, shocks. Yun pala yung na-experience ng nanay ko nung pinanganak niya ako kasi panganay ako. So, medyo na-teary-eyed ako nun that time. Hindi ko alam kung masaya ba akong makakapag-scrub-in ako o dahil sa nakita kong sakripisyo ng nanay ko na nakita ko dun sa patient. Kasi makikita mo yung hirap eh. Pagli-labor pa lang, makikita mo sa mukha na sobrang nasasaktan na siya. Hindi na mapakalay, ganyan. Tapos, tuturo ka na lang para maka-idlip kahit papano. Medyo natotoxic na si Doc. Kasi ang daming nanonood sa amin, so pinagilid muna kami. Akala ko hindi na ako pag-scrub-inin. Tinawag na ako ng nurse, tapos pinagugas na ako ng kamay. So, nagugas na ako. So, di ba, pinagugas na ako ng kamay, nasa loob na ako. Tapos, nag-observe lang ako kasi hindi talaga kami yung pinapamaneuver pa sa delivery. Pero, tinawag ako ng doktor na sabi niya, lumapit ka dito, halika. Mamaya sabihin mo, hindi kita tinuturuan. Ganun niya ako. So, binigyan nila ako ng upuan, tapos nanonood lang ako habang nagtatahi sila. Pero, napanood namin yung pag labas ni baby. Like, unti-unti. Kaya yun, medyo naluha ako kasi kita ko ang sakripisyo ng isang ina. After ng baby out, natahi na nila. Yung ginagawa ko lang is nagpupunas ako ng dugo. Kung ano yung sasabihin nilang gagawin ko, yun lang yung ginagawa ko. Punas ako ng dugo, and then after nun, ako yung naglinis after nilang itahe. Tapos suotan ng damit si mother. Paglipat sa kanya, sinamahan ko siya hanggang dun sa room ng labor watch ulit kasi i-observe pa siya. Tapos pati paghuhan ng ice kasi kailangan siyang i-cold compress. And kumuha rin kami ng ice. Then, dun na. Natapos na dun. And masarap sa feeling kasi until the end, feeling ko nurse ako. Though, buntot-buntot lang naman ako. Pero, dami naman natutunan. And last day, may major surgery ako. Pero parang second scrub lang ako. So, hindi ako totally gumagalaw. Parang more on observe lang talaga ako. Pero nasa loob pa rin ako ng OR. Scrub in din ako. Tapos kami yung nagsuot ng mga gown sa mga doktor and gloves nila. Ang ma-advise ko lang if ever na mag-OR duty kayo, siguro kayo matakot na gawin or halimbawa tinawag kayo, go lang kayo ng go kasi tuturuan naman nila kayo. Pag may pinagawa or tinawag kayo, grab nyo na. Yun lang. Then after namin sa OR, after namin mag-OR, sa ward naman kami, puro vital signs yung ginawa namin doon. Tapos, katok-katok sa mga patients, ganyan. And may case study kami noon. Lately naman, ngayon, ward din kami. Ibang hospital naman. Mas busy kami doon sa hospital na yun. Tapos, kapag may feeding, ganyan, kasama rin kami. And pagbigay ng medications, pag-prepare and pagbigay ng medications. Yun lang naman. Hindi ko gaano tanda na talaga yung nangyari. But yun yung pinaka-highlight nung OR core memory ko. After naman nung NSD, yung baby niya naman yung pinupuntahan ko lagi doon. Si Doc yung gusto kong balikan doon. Sana mag-meet kami ulit ni Doc soon. Kasi hanggang after nung cord care ko, pinupuntahan ko pa rin siya doon sa NICU. Sobrang thank you ako. Sabi nga ni Doc, sobrang naman magpasalamat tong batang to. Kasi thank you kasi pinagawa talaga sa akin bilang estudyante at kaharap ko na talaga ang patient. Natatakot ako. Syempre first time ko eh. But hindi intimidating yung pedia or yung doctor na natapat sa akin that time. It's currently 1:29 a.m. Nakabawi naman ako ng tulog kanina. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. And sorry kung medyo nalilate and hindi na ako gaano nakapag-upload because alam nyo naman na. But as much as possible, as much as I can, tinatry ko naman mag-produce ng mga videos and i-share kung ano yung gusto kong i-share. So, yun lang guys. Thank you so much and I'll see you on my next video. Bye!